And you know what? Good afternoon, everyone. This is Kat. At sa mga ambangers ng you know what, akala naman nila magpa-part 2 ako for this video. And guys, sa mga bangers, alam mo naman, konting chismis lang tayo kasi today is Friday. Magiging matitis tayo. Charot. Today is Friday, so this pa yung peace of mind. So for this vlog, guys, sana, this one is actually kay Mama Maria. Hello, thank you so much for watching. And this one is a shorty. And this unit is actually big cat. And this one is end unit. That is why big cat unit this one. So, the unit owner will use this unit for a while after namin iparent out. So, it's a good thing kasi she can actually check everything inside. So, at least personally, ma-test niya kung ano yung mga balinghado sa unit. But of course, ano guys, I just want to say na dapat sa mga unit owner naman, just ko minsan naman, just ko, alam mo minsan, hindi talaga minsan, you know what, I traveled a lot. Sorry, di parang artista. You know, I traveled a lot. So, yung ano ko, yung culture ng ibang bansa, so na-educate tayo kung how they act, how they do, how they live. You know, in my travel, I just noticed na lahat ng tao are the same. Even magkakaiba lang sila sa culture, but lahat ng tao are the same. I mean, kung sa Pilipinas may manluloko, sa ibang bansa meron din manluloko. So kung meron din ng masama sa ibang bansa, may mabuti din, ganun. Pareho lang yung tao kasi yung iba sabi nila kasi yung Chinese daw bastos. My God, bakit wala bang bastos na Pilipino? For sure naman yung mga Pilipino pa nga minsan. So kaya parang talaga siraan minsan. Then anyways, for this unit owner kasi, ako personally, if I handle your units kasi ganito yung setup ko, pag meron ako ng partner na broker or meron ako ng partner na brokerage, guys, you know what? For the peace of mind ko, I don't care about the tenant. I mean, ang concern ko lang is unit ni owner. So, whatever na ano ni tenant, dun siya magsasabi ng mga concern niya sa brokerage niya. So, ako, ang concern ko lang is yung sa unit owner ko lang at saka sa unit ko lang. So, parang hindi ako maano yung utak ko, ma-drain na kung ano-ano sa tabi ng tenant. Kasi minsan, of course, nire-relyan sa akin ng brokerage ko ano yung gusto sabihin ng tenant para at least ma-address ko. Pero yung sabihin na ako diretso yung kukontak sa tenant, ayoko nang ganyan kasi ang unang-una respeto doon sa brokerage nila. Kasi minsan, ayoko ng episode ng brain cells ko na halimbawa, kung may number ako ng tenant, then ako yung unit owner said ako yung SPA, naiiwan yung susi. Tatawagan ako ng tenant kasi naiiwan yung susi niya. Eh kung wala akong number niya at wala akong pakialam, eh anong pakialam ko? At sabi ko, problema na yun, hindi ko niyang problema at kusitsin yung sarili ko, mga ganyang mga bagay. So, for me ha, kasi ang respeto dapat binibigay yan sa bawat isa. I mean, kung hindi mo naman business, huwag mong businessin. At as long as I can, I want actually to address all the problem. And I really wanted to help, honestly. Kasi I know naman, some of the unit owner may mga problem sa unit. As long as I can, dinidiretso ko yan sa contractor, hindi na ako dadan kay customer service SMC. So, mas mabilis yung action nila. But sometimes, if the unit owner wants to get the number of the tenant, then sila yung usap, so ano ako doon? Utusan? Katulong ako ng owner, katulong ako ng tenant. Pag may kailangan, nagkontakan na silang din. Pag may kailangan sila, i-relay sa akin para gawin ko. So, ano, banal ako lang behind agent ako, hindi naman ako katulong. At hindi ko na yan sakop. So, kung gusto niyo na mag-usap kayo, dilaw, punta na parent out ko na may unit niyo, then I don't care. Just ano lang, respeto lang sa tao. At kung gusto mo doon, huwag mo na akong utusan kasi nag-direct na kayo doon eh. I mean, wala na pala akong sibilit. Bye! Ayan ako guys, kasi for all the unit na under ng brokerage, kung ano yung problema ng staff, parang katulad lang yan sa company. Halimbawa, yung mga tao mo, gusto manghiram ng pera, gusto ganitong problema sa family. Kung ako yung boss ha, dumaan kayo, huwag nyo akong, doon kayo sa manager ko dumaan, huwag sa akin kasi hindi ko na kayang absorbin. At hindi ko na yung problema, ba't ko naman dadadagan yung problema ko? Basta ang concern ko, katulad sa yun, ang concern ko, kung ang unit okay,
nagbabayad ka, and that's it. You know what? One thing that I really want, I really love about the Chinese people, lalo na pag mga owner na Chinese, sometimes ha, they don't care and they don't mind as long as nagbabayad ka. Yung mga issues sa online, kasi yung ibang mga owner patola sa online, hindi naman nila business. I mean, why should care? I mean, kung ang unit mo naman okay, nagbabayad naman ang tenant, bakit ka makipagpwerte gulang? Bakit ka makikiusyoso doon sa mga bagay na hindi mo naman sakot? Bakit mo isusin yung sarili mo? My goodness! My God! At the end of the day, mas maganda pa rin may peace of mind ka, nakatulog ka na mahimbingan. At huwag mong problema kung hindi mo naman problema. Kung hindi mo naman unit, duh! My gosh! And of course, ayan! Para yan sa mga unit owner na may stopping. Yung unit owner ko naman, 100% naman sila. 95% naman sila mababait at maraming pa sa lubong. At they hand me all the everything. Tapos sinabi ko, Miss Kat, ganito ganyan, Miss Kat, ganito ganyan. Ang concern nila. Okay po, okay po. Pero yung iba naman talaga, mga 5% may sabi. Diyos ko, pangalanan ko next time. Basta alam nyo na yan, guys, kung sino yan. Feeling ko yung mga unit owner ba nagnunood din. Alam na nila din. For this one, guys, this is Ma'am Maria. Ma'am Maria, mabait feeling si Ma'am Maria, mabait siya. Sabi ko sa kanya, finurnish ko ito lahat. Sabi ko sa kanya, Ma'am ha, ako naglagay dito ng gamit. Sabi niya, sinabi ko naman ka sa mga friend yung iba na hindi ka budol. May God, to think na finurnish ko lahat ng gamit dito na pera ko yun. O diba, anong budol doon? Diyos ko, yung iba talaga. Joke lang. Basta Ma'am ha, don't forget, dapat dalawang afam yung pasalubong. Hindi ko talaga pagbubuksan pag walang afam. Charot, of course, I'm going to show you kung paano ko finurnish, how I furnish the end unit here at Short Residences. Ayan! Of course, number one, ito, number one talaga yung fire extinguisher. Walang kamatay na fire extinguisher, number one talaga yan, guys. Walang makakatalo sa top one niya. Ayan! And, ano niyo, ma'am, na-request niya sa akin na may detail. Ayan, ma'am, ha? Ayan, guys. Ayan. Alam mo, natutuwa ako sa mga owner pag may mga request na, tapos nabibigyan mo, tapos binibigyan ka ng, ano, ng, halimbawa, yung parang ano nila, pang pasalamat nila, nagbibigay sila ng anything for you, that's what I love. Pero sometimes kasi yung iba, nag-uutos talaga yung mga, para utos talaga yung ibang owner, na wala namang inaabot na akala mo naman, hindi ka pupunta doon sa store, aksayan mo ng panahon. Katulad ng mga ano, nakwento ko lang ha, super kwento ko for this video, ayan. Kasi nag-parto ako diba next time. Ayan, ano ba ako guys, yung banko nyo, Metro Bank, PNB, or China Bank, since hindi siya malapit to my area, kasi usually I go to shore, ganun, BDO lang yung pinaka-nearest. Pag ganyang mga banko, lalo na pag mga AUB, mga, ano pa ba yung mga dinadaan natin lagi doon? BPI. Union. You know what? Union Bank, tapos mga security bank. You know what ha? Yung mga banko na hindi naman taga-accessible sa amin masyado, malapit lang, pupuntahan pa namin yan para magpila doon, para ihulog sa inyo yung payment. So that maging thankful, kasi nag-uubos din ng oras, nag-uubos din, I mean, you have to ano, fall in the line para lang sa pamasahe ka pa. So yung ibang owner naman, maging thankful at magbigay naman ng, alam mo yung mag-abot ka kahit konti. Ano naman yun, ano, acceptable naman yun, kasi syempre yung tao nag-uubos ng oras para pumila at saka nag-anoy, nag-pamasahe dahil hindi naman naglakad doon, ano, arilakan. Kasi hindi mga yung owner, ano daw, oh, di kayo maningil, sa tendan, tapos nagbigay naman ng komisyon na, tapos na. So yung ibang entry na lang, I mean, after ng signing, ano na lang yun, bonus na lang yun, wala yung, hindi yung bayad, be, palala ko lang ha, kasi, gusto ko yung iba talaga, tsaka yan, pero kay Ma'am Maria naman mabait si Ma'am Maria, feeling ko talaga mabait si Ma'am, ayan, ayan, binila kita, Ma'am, ha, ayan, ha, Kiowa, Kinemerut. At sa toilet and bath, ito naman, dito tayo. Medyo kamalat, kalmaro tayo today para hindi tayo mag-palpitate. Ayan, of course, for this one, I just add here, I know, the washing machine, and of course, the heater. That's it. So, it's up to ma kung gusto niyo palagay ng shower curtain. Ayan. And of course, for this area, since this one is the end unit, I have here the refrigerator, two doors, and the microwave, the usual thing. Then, magkaiba guys yung layout for the end unit here at Shortly. Alam mo, ang same ng layout niya is Short 2 na layout or Short 1 na layout pag end unit sa Shortly, guys. So, for this one, imagine this one, oh. This one only has a partition. Unlike dito sa Shortly, may sarili siyang bedroom. But for end unit, partition lang, guys. At doon ang pag sinabi kong partition, yun, ano partition mo doon? Tingin mo partition, gano'n. Dito naman, steady. Tapos,
Ayan guys, then I add a fan light here. Then you know what? Ito pa guys, oh. I love it. This one is a dolphin. This one is my friend. Ito pangalanan ko ba? Kung sinong dolphin sa friend ko. Ito yung medyo mataba kong friend. Ito yung medyo maliit. Sino ba? Alam nyo lang guys, sino yung iba namang igitera. So, sa mataba na lang. And that's na ng beads. Then, this one kasi is a tail. Then I add here a TV. Kung saan yung TV doon nandoon, TV ganon. Ha? Lumot mo ito matawag ba? Kita. Sabi ko kita naman. Okay, yung TV. Iba yung pag-anong mo lang para to sila naman, hindi yung puro Pesla. Kung sabi ko, TV, gano'n. Ulitin mo rin ito. This one is TV. And of course, since hindi ko siya malagyan ng frame, so I just add here a stand na frame. Then, this is the highlights of this unit kasi I add some pin light. Ito niya kakasala talaga, pin light talaga. Alam mo, kung may pin light, pang mayaman ng unit mo, medyo nakaka-add siya ng konti sa, ano, sa rent. Ayan, di ba? And tricolor siya guys, oh, ayan, di ba? Kasi ang pinaka number one in fairness sa unit that you really have to consider is that light, yung pailaw talaga. Kasi yun na nakakasara, yun nakakabuo ng ano, ng aura ng unit. Kasi pag pale siya, parang nating special, ayan. So, ayan guys, yung intercom naman, nandito na sa baba. So intercom naman, if you have friend, if you have guest, then you can just hold down to accept na sinabi nyo na okay pakiatin na yan yung aswang na mag-sulisip. Charing lang. And this one is a 45 inches na smart TV. This one is a Kobe. Kobe siya guys, yung brand niya. And I have to add here the marble top. This one is a marble top na dining set. Then of course, I place here a full IA no kasi si Ma'am will stay here. So alam ko naman, may bisita siya, may mga extended family, may mga aswang na kapitbahay. So, eto na nga, pinagbigyan ko sila eto guys, o. Nakaan ba dito doon? Nakaan dito ka? Eto. Ayan, may full out siya guys. Ayan na. Ma, ay, nadudretso mama. Ayan po, nahirapan na ako dito. For the entertainment. Ayan guys, may full out siya. So, yung mga aswang niya ng mga kapitbahay, aswang niya ng mga kamag-anam, makaborog dito. Ayan. Very accommodating ako, mom, ha? Sinasabi ko sa iyo, mga fam, don't forget. Mga 12. Ayun, guys. And gray color ang ginamit ko dito, guys. And of course, I have to add a total black outfit in here. Then, I just use 3 at least. Kasi, nagutin niya ba ako? Kasi may ventilation siya, guys. Oh, ayan. That's why I love the end room. Kasi may ventilation siya sa, ano, sa area na to. Then, the view is pretty good. Ayan. That is a short one. Actually, a short one. Ayan. So, sa mga owner naman, dapat be kind din. Kasi, lahat naman tayo the same. So, sa mga mag-aagrupuhan, piliin nyo maging kalmado. Piliin nyo walang sapi for this video. Diba? Kasi, lagi nyo, minsan kasi naan tayo, parang nagagalit tayo. So, iwasan nyo magalit para sa wala kayong sabi, masabi na masama. So, internalize na kayo gano'n. Charot-charot lang. Ito ang galit-galit. Ayan guys, this end unit na guys. Ayan, end unit na siya. So, partition lang siya guys. So, the aircon will just share here at the living area. Compared dun sa mga one bedroom na, ano na, usual layout. Ayan, this one's partition. Ayan guys. Ayan. At sa mga owner naman, kung may reklamo naman kayo sa gawa ng SMD, so huwag naman ireklamo sa tenant kasi hindi naman help yung tenant. So, tenant ba yung contractor? Tapos kung may ano naman yung tubig, kung may balance naman yung tubig naman ng tenant, huwag niyo reklamo sa agent. Baka sa agent mo yung nakatira doon. Oo, ba't nagalit kayo sa agent minsan? Hindi ko talaga maisip minsan. Parang sarap manakit. Kung acharin-charin. Ayan, this is the bedroom area, guys. Ayan. And this one, I love it. The owner of 1139 told me that they loved it. Oh, ayan, this is my color light. Ayan, ang gandang liwanag na guys. Huwag lang may ulap-ulap, may kalapad. Baka iba na yun. Baka may pearly shell. And of course, alam mo, this one daw na you bought this one, right? This one is not a queen size. This is king size. I mean, Ito ma'am, set up na kita. Ma'am, di ba gusto mo? Ma'am, sabi, kahit pabili ako ng unan, ayan, binigyan kita ng unan, mahal to ma'am, expensive. Kasi yung unan, yung kumot, at saka yung pillows. Kung mayaman siya, ma'am, pinaandaran kita, ma'am, ba? Baka nagreklamo ka ng mahal tong unan, ha? Pag mayaman po.
Basta yung pamasahe. And this one is actually customized na bed ang nilagay ko. And this one is a queen size bed. Right? Doon, na queen size ko, di ba? Queen size bed. Then sa ilim mattress, guys, oh, ayan ako. Ayoko nang tanggalin kasi bak marunong gumawa na. Diba? Basta sa ilim mattress yan, guys. Tapos yung pin light sa gilid, guys, ayan, tricolor din yan. Then one way lang yan. So guys, kung gusto nyo naman maging magandang unit nyo, you can add naman the pin light. Sabihin nyo lang ako kasi, ay, you know what, naisip ko talaga today, kailangan kong i-upgrade yung unit nyo para at least baka pwede na tayo magtaas ng rent just in case na ma-upgrade natin. Kasi yung iba naman, napaniwalain naman dun sa masyadong mga funny. Yung mga ibang owner, mga funny. Funny walain. Yung iba kasi sabi na 35 na daw. Eh kung may 35, may 25 lang ako. Hindi pa nakuha. 25 ko na lang. Ganun. So yung 25 naman, syempre mga 30, 35. Interior naman yun, ma'am. Hindi naman yung usual. Kasi common sense naman. Makukuha naman nilang ibang unit na usual sa ganung halaga, ganung price. Kaya mga yung funny walain, tigil na yan. Yung aircon andito. Ayan! Yung aircon dito. Ayan. At kamay mamaria. At you know what, the good thing about it, kasi yung ano, tubo na guys, andyan. Alam mo, lagi mong gusto naman nagiting you know what, alam nyo na sa part 2. Saring lang. Ayan, walang tubo guys. Nagyan ko siya ng ano dito, ng kutinat. So alam mo guys, yung ano namin, cabinet namin nito, ang dami yung pinagdaan nito, alam mo, nasa storage room ko to, medyo na bang bang doon sa pag-deliver. O doon, tingnan mo nga, may damages. Tapos may damages din inside here. Huwag mo nang anuhin yan, babaan na lang yung price. Huwag mo nang, baka magreklamo ka mamaya sa gawin mo, kahit bakit naman apakapangit dito. Kunti lang naman yan, madadala naman sa dasal-dasal. Ito naman, hindi naman bero-bero. Ayan. And I love the view. Kaya you know what? Guys, I'm so thankful with my unit owner kasi parang na-inspire ako to do the vlog and aside from it, I do the travel. Kasi sometimes the unit owner told me na, Miss Kat, kasi inaano ako dun sa vlog mo na may mga snow. Alam po naman yung mga unit owner talaga na iba masaya. Pero yung ibang inggitera talaga, mga 10%. God. And happy weekend, everyone. I just want to show you the balcony part. Ito yung balcony, guys. Ayan. Di ba? Ang ganda ng balcony. Makikita mo yung mga makikita mo, guys, yung mga green grass of home. At before ako magpaalam, guys, before ako guys magpaalam, sa video lang guys, sa wag sa earth, kasi baka mulap na me. Before ako magpaalam, gusto ko kayong iwan ng isang kasabihan. Na, don't count the chicken if malaga mo naman mga bibe. Okay? Bye! Thank you so much!